Again, good afternoon, or this afternoon, let's focus more on examples of linear differential equations. So let's have first a little bit of recapitulations on the topics that we had last meeting. So ito yon, linear differential equations. I've told you the, or I've teach you the technique which is a lot easier compared to the other techniques for linear differential equation. This is a little bit, medyo mahaba ito, diba? Kasi 7 steps yung ipa-follow natin. But, I can assure you na medyo madali ito kasi nga yung involved na solution is only variable si parabol. Okay, so follow nyo lang yung 7 steps, then eventually you can get the correct answer. Okay, let's try another example. Okay. For linear differential equation, okay, for example, you are given with dy over dx minus y equal to e raised to the power of x. Okay, for the differential equation na linear to be used, yung process na linear, is we have to have i-form na ganito, dy over dx plus, we have p of x, y, is equal to q of x. Okay, so dapat merong y, pero dapat yung exponent ng y na yan must be raised to a power of 1. Then, ito must be a function of x, and ito then must be a function of x. So, wala dapat y dito. Okay? Ito, we can say na meron tayong y, tapos meron din tayong p of x, tapos meron tayong q of x. So we can say that out from that, p of x is yung negative. Pero meron yung 1 dyan, imaginary na 1, so negative 1. And then our q of x, okay, ito, e raised to the power of x. To solve using the steps, so una, step 1 is you have to substitute y is equals to uv. And then, out from that, we can get dy over dx is equal to udv. Okay, product rule yan. So, udv over dx plus vdu over dx. Then, substitute it sa ating given. Diyan. So, we have yung dy palitan natin na dy over dx palitan natin ng udv over dx plus vdu over dx, then minus y. Yung y natin is uv, so minus uv is equal to e raised to the power of x. Okay, yun yung step 1. Step 2 is you have to factor out yung v. Okay, factor out natin yung v. So magiging udv over dx, then factor out natin yung v, natitira dito is du over dx minus u.
then is equal to e raised to the power of x. Then, step 3 is lahat ng nasa loob ng term na may v is i-equate natin to 0. So, ito is i-equate natin ito ng 0. So, ito yung step 4. Step 3 pala. Step 3, du over dx minus u is equal to 0. So, ito siya. Lahat ng nasa loob niyan must be equate to 0. Yun yung step 3. And then, step 4 is we have to solve for this equation using variable separable. Okay, so using variable separable, lipat natin sa kabila. We have du over dx is equal to negative, positive u na siya. Kasi lipat natin sa kabila, magiging positive siya. And then, by variable separable, we can say that du over u is equal to dx. Lipat lang din natin yung mga magkakaparehong variables. Then, applying integral both sides, so we can get ln of u, okay, ln of u is equal to, eto naman, integral ng dx, that is x plus let's just say k. Okay, yung ginagamit natin. Okay, then kunin natin yung u. So to get the u, we have to perform exponential both sides. So e raised to the power of ln, cancel out yan, so magiging u is equal to e raised to x plus k. Okay, then for step 5 is we have to substitute u back to the equation at step 2. Okay, pero you have to consider that the v term is equal to 0. So, hindi na natin isama ito. So, ito na lang. Okay, ito na lang siya. Kani, tapos kani. Wala na nilabot. Okay, this is 0 naman daw ni. So, ito na lang. U dv over dx is equal to e to the power of x. Substitute natin yung u. So, we can say that u, diba, meron tayong u dv over dx is equal to e raised to the power of x. Yun na lang yung natira. Then, substitute natin yung u, so magiging e raised to the power of x plus k dv over dx is equal to e raised to the power of x. Then, again, we have to solve for before that, yung e raised to the power of x pala class can be reduced or pwede natin siyang gawing e raised to the power of x times e raised to the power of k. Kasi, diba, we have sa algebra, recall na, pag meron tayong x raised to the power of n times x raised to the power of m, gawin natin x raised to the power of n plus m. Okay, considering that meron silang same base. Okay? Same lang yan na process, binaliktad lang natin. So, ginawa natin ganito. So, dito pala, pwede na natin itong isulat as ganito, e raised to the power of x times e raised to the power of k. Diba? Pwede na siyang isulat ng ganyan. Tapos, okay. Then, solve natin yan. Yan yung step 6. Solve natin ito using variable separable. So, step 6, solve natin yan using variable separable. So, we can say na meron tayong e raised to the power of k dv is equal to e raised to the power of x. I-divide natin ito by e raised to the power of x. So, magiging over e raised to the power of x. Multiply ito sa kabila. Magiging dx dito. Okay, so
Ngayari, makakancel out natin yung e raised to the power of x natin. So, magiging e raised to the power of k dv is equal to dx. Then, integrating both sides, yung e raised to the power of k, since v yung variable niya, tapos k ito, so wag niya siyang gawin niya siyang constant. So, i-treat niya siya as constant. So, what? Ito is magiging e raised to the power of kv. Ito naman, cancel out lang din yung integral tsaka yung derivative. So, mangyayari is x na lang yan. Okay, solving for v, so we can say that v is equal to x over e raised to the power of k. Or pwede natin siyang isulat as e raised to the power of negative k kasi yung nasa baba, pag iangat natin siya, magiging negative yung exponent niya. Then, meron tayong x. So, pwede ganyan yung v natin. Okay, so pwede din ganito, pwede ganyan. Lastly, for step number 7 is substitute natin back to y is equal to uv. Okay. So, yung u natin, nakuha natin kanina is ito. Ito, pwede ito. Yeah, pwede yan. So, yan yung sulat natin. We have y is equal to, yung u natin is e raised to the power of x times e raised to the power of k. Tapos, ito na lang yung gamitin natin. Okay? We have v natin is x. X over e raised to the power of k. Mangyayari is y natin is cancel out natin ito. It's e raised to the power of x. Teka lang, ba't parang walang C? So, kulang ng C. Pag-integrate natin, walang C. Plus C. So, dito, meron itong plus C. Okay, nakalimutan si C. Tapos, ito, plus C. Okay. Then, dito, yes, may plus C ito. Okay, yung sagot must be cancel out yung e raised to the power of k. So, yung sagot is e raised to the power of x times x plus C. Ito yung sagot. Okay. May mga questions ba? Clarifications? Excuse me, sir. Yes. Pwede pa ang sir? Or nawala mo pa sa na, step 5, sir? Step 5. Balikan natin yung step 5. Okay. So, dito sa step 5, yung gagawin sa step 5 is we have to substitute our u, ito, or ito, depende asa dara sa duha. Okay. Substitute natin ito back to step 2. Balik tayo sa step 2. Pero, tanggalin na natin ito na part.
Kasi ito na part is equal to 0, di ba? Ginawa natin yung 0 dito sa step 3. Okay, so tanggal na ito. Ang matitira na lang is ito, u dv over dx, tsaka ito. So, sa step 5 natin, yun yung natira. Okay? Ito siya. It's equal to ex na lang. Then, substitute natin yung ito. Yung u natin. Okay? Palitan natin ng ganito. Okay? Then, solve. Solve mo siya using variable si parabol. So, cancel out yung ex. Ito yung natira. Then, makuha mo nyo ang v. Pagkakuha nyo sa v, balik na lang pag nyo sa y is equal to uv. Gamit tong u o katong v na inyo po. Yan siya ang answer. Great, yes, sir. Tama, sir. Okay. Okay, so probably yun lang yung ano, linear. For the next session, discuss na tayo ng ano bang sunod ng linear. Exact. Discuss tayo ng exact for the next meeting. Tapos probably on Monday siguro kasi pwede na tayo mag-exam kasi ano lang naman yung topic natin. Linear tsaka exact. Probably Monday or probably Wednesday yung exam. Depende. Okay, so same pa din yung type ng exam. Meron tayong multiple choice tapos problem solving din. Okay, so expect na merong lalabas na linear tsaka exact. Okay, okay. Then for the third exam, is ano na tayo? Bernoulli, tapos applications na ng differential equations. Okay na? Wala na ba tayong questions? Yes, namin yung raise hand, hindi na ako makita. Ayos, unsa man, Alexandra. Excuse mo po, excuse me po, sir. Na lang ko i-ask, sir. Yes, unsa man. Ano yung sa essay, sir? Sa essay, sir, kay naman ko yung nakabutan dali sa ano yung isa nga. Plate 1 will be uploaded in Google Classroom, sir. Sir, wala ko kayo makita sa Google Classroom po. Ah, wala ko naka-upload sa Google Classroom. Check natin ha. Siya for no, BSM 312. Hindi siya na-upload. Ay, sige, so kanin siya plate 1 man, di ba? Now, check na ako. Hindi siya. Sige, i-upload na lang ako na siya probably on ano na lang. Plate 1 pa man eh. So, probably sa ganita, ugma, Thursday. So, sige, ugma. Muna siya akong i-upload sa inyo, ugma, Thursday. Tapos, deadline, ano, probably next week pa. Okay?
Wala din ako to na-upload. Sige lang, i-ano na lang na siya, i-yes lang na tayo. Anong keeper na to, ano ra jud na siya, char-char jud ang keeper na to. Dara. Ako, di jud ko ganyan gamit to keeper. Submit lang ninyo na kung may mga quiz or attendance or ano sa paper, ano lang, comply lang siya. Okay? So, may tomorrow na lang ako i-upload ang plate para next week ang deadline. Okay pa, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Okay, sige. Kato lang sa ka for ano niya, study lang, no? Review lang ninyo ni. Okay, para sa exam. Samat, ingani lang gapon ang magawa sa exam. Para answer sa exam. Okay, kato lang sa. Hindi na ako ang session. Okay, kindly open up your camera for our Goofy. Okay. Ano ang uban? Okay. Tingin tayo sa camera in 3, 2, and 1. Smile. Okay. Sige. Ito lang sir siya. Para dili kayo bugat. Tapos, check attendance lang. Attendance lang to sa keeper. Okay. Sige. Pwede naman mag-leave sa meeting. Thank you po, sir. Bye po, sir. Thank you po, sir. Bye. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you, sir. Okay.